Mga katanungan. Nananatili ang mga katanungan sa aking kaisipan. Bakit nga ba? Bakit nga ba nakakasalamuhan natin ang ibang nilalang sa mundong ating ginagalawan? Bago ko simulan ang kwento, ay dalangin ko sa Panginoon na sana bigyan nawa tayo ng proteksyon, lakas, at yakapin ang mga taong nagdurusa. In nomine Jesu Christi. Amen. Magandang araw o gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa channel na ito. At narito na po ang karugtong ng kwento ng Loloy Zarco na may pamagat na Lolo Biano at ang Matandang Aswang. Pagkatapos mapatay ni Lolo ang matandang aswang, pinakawalan niya ang babaeng hinang-hinana at gumawa siya ng paraan para bumalik ang lakas ng babaeng ito. Naghalughog si Lolo sa loob ng kubo ng matandang aswang, gaya ng nauna kong kwento. Nakita ni Lolo na maraming gintong alahas sa loob ng kubo ng aswang kaya kinuha niya ang mga ito. Nakita niyang may mga gamit sa dapugan tulad ng kaldero, may tubig din kaya ang ginawa ni Lolo, nagdingas ito ng apoy sa dapog at nag-init ng tubig. Ang nasa isip pa niya noon, na baka yung tubig ng matanda baka may halong pangpahawa ng aswang na baka pag ininom ito ng babae ay magiging aswang din ito. Pero dahil sa panghihina ng babae, pinainit pa rin ito ni Lolo tapos pinainom sa hinang-hinana na babae. Pagkatapos noon ay nagpatuloy si Lolo Bianong naghalughog sa loob ng bahay ng matanda. May nakita siyang bag na pang-elementarya kaya kinuha niya rin ito. Sa pagpapatuloy ng paghalughog ni Lolo, may nakita siyang mga damit na panglalaki tulad ng mga t-shirt, pantalon, salawal at kung ano-ano pa. Doon niya naisip na di lang pala matandang aswang ang nakatira sa kubo na yun at may isang lalaki pa pala kaya dali-dali siyang lumabas at dinala ang mga ginto pati na rin yung maliit na bag na pang-elementarya. Dali-daling binuhat ang babae na noon ay sobrang hina pa nito. Walang lakas kahit na bumangon man lang sana. Dali-daling lumayo sila sa kubo at nagtungo sa di alam na paroroonan. Ang nasa isip lang ni Lolo Biano, bahala na sila saan man mapunta basta makalayo lang sa kubo na yon. At sa maniwala po kayo o hindi, ayon pa sa kwento ni Lolo Izarco, pinasa ni Lolo Biano ang babae pati ang maliit na bag nito ng halos 30 hanggang 40 minutos na paglalakad para lang makalayo sa kubo na yon. Na ayon pa raw sa kanya, ay di niya nararamdaman ng pagod dahil sa takot. Hanggang sa tingin ni Lolo Biano na nakalayo na sila sa kubong yon, doon lang sila nagpahinga. Dahan-dahan niyang binaba ang babae sa gilid ng puno at pinaupo. Habang pinagmamasdan ng paligid, kahit na parang ang layo na nila sa lugar na kung saan ang kubo ng matandang aswang, ay tila parang nasa gitna pa rin sila ng malawak na kagubatan dahil sa naglalakihang mga punong kahoy sa paligid. Wala silang makita o nadaanan kahit isang bahay man lang. Walang bakas na may daanan sa bukid at talagang nasa loob sila ng malawak na kagubatan. Nagpatuloy si Lolo Bianong maglakbay, bitbit ang maliit na bag, habang pasan-pasan ang hinang-hinang babae noon. Maya-maya lang, may nadaanan silang batis. Doon sila nagpahinga ulit at pinaupo yung babae sa may malaking puno ng kahoy. Agad kumuha si Lolo Biano ng tubig para inumin ng babaeng hinang-hina na nga. Tumingin-tingin siya sa paligid kung anong pwede nilang kainin at sa pamamagitan ng sikat ng araw, kahit natabunan ng malalaking punong kahoy, alam niyang tanghali na yon kaya naghanap siya ng pwede nilang panangalian. Sa di kalayuan, ay nakita niya ang puno ng bayabas kaya agad na nanguha ng mga bunga nito at nakita niya rin ang mga puno ng saging kaya kumuha rin siya ng mga bunga nito. Ito yung saging ng unggoy, sir, isang uri ng saging na maraming butong maliliit sa loob. Yung mga nakatira sa bundok ay alam ang tawag sa saging na ito. Sa isip ni Lolo nun, sir, na bahala na raw basta may makain lang sila kasi marami po talagang buto ang saging na yun, sir.
Iniisip niya rin ang kalagayan ng babae na ayon pa sa kanya. Hindi naman talaga siya nagugutom at pagod lang dahil sa karanasan niyang napatay sa itak yung matandang aswang na pati yung damit niya ay nabahira ng dugo. Yung babae lang talaga daw ang iniisip niya noon kasi sobrang hina na raw nito. Ganun na nga po sir. Nung nakakuha na si Lolo ng pwede nilang kainin, pagkabalik niya sa babae ay agad niya itong pinakain. Buti na lang, kahit na mahina na ito ay nagawa pa rin itong kumain at uminom ng tubig. Pagkatapos nun ay nakakapagsalita na umano ang babae. Tinanong ito ni Lolo Biano. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Ako nga pala si Macring. Sagot ng babae kay Lolo. Doon na sila nagkakausap at nagkukwentuhan. Maya-maya, may naririnig silang parang may mga taong papunta sa kinaroroonan nila at may kasama itong kahul ng aso. Dahil doon, tumahimik sila at dali-daling nagkubli. Nung medyo malapit na ito sa kanila, nakita ni Lolo na tatlong tao pala ito at may kasamang isang aso. Nang dahil sa aso, kahit nakatago sila Lolo sa mahabang talahib ay kinakahulan sila ng aso kaya ilang sandali lang nun, biglang nagsalita ang isang tao at sinabing, "Uy, sino kayo? Anong ginagawa niyo dito? Lumabas kayo dyan, kung hindi pagtatagain ko kayo." Walang nagawa si Lolo Biano sir kundi lumabas at magpakita sa tatlong tao. "Ano bang ginagawa niyo? Sino kayo at bakit kayo nakarating dito?" Tanong ng lalaki sa kanya. Mahabang kwento po sir eh. Meron akong kasamang babae dito, nanghihina na." Sagot naman ng lolo ko sa kanila. Buti na lang talaga sir, ay mababait ang mga taong yun. Nagpakilala silang mga magtotroso at mag-iigib lang pala ng tubig sa batis para may mainom sa barracks nila. "Magtotroso pala kami, meron pa kaming mga kasamahan doon. Napagutusan lang kaming magigib ng tubig sa batis para may mainom sa barracks. Ano bang nangyari sa inyo? Ba't ganyan ang mga itsura nyo?" Laking pasasalamat ni Lolo Biano sir dahil meron na silang makakasama lalo na sa gabi. At meron na rin silang mapagtanungan kung paano sila makakalabas sa gitna ng kagubatan na yun. At yun na nga, sinama silang dalawa ng magtotroso at dinala sa ginagawa palang na barracks nila. Hindi ito bahay kundi para may masilungan lang ang magtotroso sa gabi lalo na kapag umuulan. Nung makarating sila sa barracks, doon nalaman ni Lolo na pito pala lahat ang magtotroso na naroon sa gubat na yun. Doon na ikinuwento ni Lolo Biano ang nangyari sa kanila kung bakit sila nakarating sa kagubatan na yun. Naniwala naman daw sila lahat sa sinabi ni Lolo dahil sa nakita nila ang itsura ng damit ni Lolo na may bakas pa ng dugo at nakita nila ang kalagayan ng babae na pinanghina sa mga oras na yun. Nagtanong si Lolo sa kanila kung anong lugar ang kinaroroonan nila dahil wala umano itong alam kung saan sila dinala ng matandang aswang na dumagit sa kanila. Laking gulat ni Lolo Biano sir dahil ang sinabi ng magtotroso ay nasa Davao Region na sila. Di ko lang matandaan kung sa Davao del Norte ba yon o Davao del Sur. Basta ang sigurado ay nasa gitna sila ng kabundukan at malawak na kagubatan ng Davao Region. Pagkatapos maikwento ni Lolo sa kanila ang nangyari, sinabi ng leader nila na, "O siya sige, dito na lang muna kayo mamamalagi. Ligtas kayo rito. Dalawa lang kayo eh, masukal na kagubatan to." Binigyan nila ng damit sina Lolo at pinakain na rin sila. Sinabi rin ng magtutruso kina Lolo na baka sa susunod na araw daw eh may bababa sa bundok para ipaalam sa kasamahan nila na may mga troso na silang nakuha at para na rin makauwi na sina Lolo kung saang lugar man sila nang galing. Pagsapit ng gabi nun sir, balisa at hindi umano makatulog si Lolo Biano habang maimbing naman na natutulog na ang lahat ng kasamahan nila sa barracks. Ang nasa isip niya eh baka may gaganti sa kanya gawa ng hindi lang pala nag-iisa ang nakatira sa kubo ng matandang aswang na napatay niya sa itak. Na baka masundan sila dahil sa amoy nila.
Maya-maya lang nun, may naririnig si Lolo Biano na tinig na pamilyar na huni. Kwe, eto yung huning unang narinig niya nung nag-iigib siya ng tubig sa atabay o balon sa lugar nila, kaya lalo siyang di mapakali at di makatulog. Ilang sandali pa, dahil sa sikat ng buwan, nakita niya di kalayuan sa labas ng tinutulugan nila ang isang taong matangkad. Sobrang nabigla raw po si Lolo Biano sir nang makita niya ang mga mata nito na talagang nanlilisik habang nakaturo ito sa kanya. Napasigaw si Lolo ng aswang-aswang, pero kahit anong sigaw niya po noon ay parang di siya naririnig ng mga kasama niyang magtotorso, na kahit sa paggalaw man lang ay wala siyang nakita sa mga ito. Kung di pa niya niyugyug ang isang kasamahan ay di pa ito magigising. Nung magising na ang isang kasamahan nila at nakita ang aswang sa labas ng tinutulugan, dali-dali naman itong niyugyug ang lahat ng kasamahan, pati na yung leader nila. Nung nagising na ang lahat pagkakita sa aswang, sinabihan ito ng leader nila na, "Huwag mo kaming takutin, hindi kami natatakot sa iyo. Pag di ka umalis dyan, mapipilitan akong maputukan ka ng baril." Pagkatapos niyang sabihin yun, tila hindi ito natinag at hindi ito umalis sa kinatatayuan niya. Nung akma na itong susugod sa kanila, ay doon na pinaputukan ng baril. Ngunit, ayon pa sa kwento ni Lolo Izar, hindi raw po ito natatamaan ng bala dahil mabilis makaiwas at talagang sinugod sila ng aswang. Dahil sa matatapang magtotorso at may mga itak pa ito, sinugod din nila ang aswang habang si Lolo at ang babae ay naroon lang sa loob ng barracks dahil si Lolo Biano lang ang walang itak sa kanila. Eto sir, maniwala ka man o hindi, kahit anong taga at baril nila sa aswang, mabilis umanong nakakaiwas na talagang may ibang pupuntiryay nito. Si Lolo Biano. Nung makita ng leader na si Lolo nga ang puntirya nito, dahil siya ang walang itak sa kanila, umikot ang leader sa kubo at hinagisan ng itak si Lolo Biano. Sumigaw ang leader ng magtotroso na damputin ni Lolo ang itak. Nakita raw po ni Lolo na may hinagis ito, ngunit dahil sa dilim ay hindi niya nakita ang itak kung saan ito bumagsak. Pasugod na ang aswang sa kanya habang kinakapa na ni Lolo Biano ang itak. Di pa man ito nakakalapit sa kanya, di pa man nadampot ni Lolo ang itak, narinig na lang niyang umangil ito ng sobrang lakas dahil nataga at nabaril na pala ito ng magtotorso mula sa likod. Doon lang ito tumakas at tuluyang naglaho. Kinabukasan agad noon sir, kahit na wala pa silang mga tulog ay pinasamahan sila Lolo at kasamang si Makring ng dalawang magtotorso para makababa na rin sila sa bundok. Halos 7 hanggang 8 oras daw po ang paglalakbay nila. Nung nakababa na sila sa bundok, alas 3 na ng hapon nung marating nila ang kalsada. Bago sila naghiwalay, ay nagpasalamat si Lolo Biano sa mga ito, kaya binigyan niya ang dalawang nagatid sa kanila ng 4 na gintong singsing. Sinabi ng magtotorso na maghintay daw sila ng jeep na dadaan sa lugar o yung kalesa para makarating sa bayan, pero sa mga panahon na yun ay wala pa raw gaanong jeep sa lugar, kaya kalesa raw talaga ang nasakyan nila patungong bayan. Sinabi ni Lolo kay Makring na kapag makarating sila sa bayan ay mag-aargi lang muna sila ng bahay tulugan para ligtas umano sila. Eto yung lodge kung tawagin sa panahon natin ngayon sir. Nung makarating na nga sila sa bayan, dahil sa kulang ang pera nila, ang ginawa ni Lolo ay sinangla niya yung ibang alahas sa mga sanglaan. Yun ang ginamit nila pambayad sa bahay tulugan at pagkain na rin nila. Sa loob ay nagkwentuhan si Makring at si Lolo Biano at natanong ni Makring si Lolo. "Aswang ka ba?" "Hindi oh." Sagot ni Lolo sa kanya. "Bakit kasama mo yung matanda na yon? Bakit di ka pinag-interes ang kainin ng aswang na yon?" Tanong uli ni Makring sa kanya. Doon na kinuwento ni Lolo sa kanya na yung matandang aswang pala na yon ay inaalok si Lolo Biano na siya na raw ang tumanggap sa binhi nito dahil sa sobrang katandaan. Siya siguro ang napili ng aswang dahil sa pagsisigaw ni Lolo nung nag-iigib siya ng tubig sa may atabay sa lugar nila na
bumaba nga at sasama na raw siya dito. Sineryoso iyon ng aswang. Naayon pa sa matandang aswang eh, pagod na siya at gusto na itong mamatay. Pagkatapos maikwento ni Lolo Biano ang lahat, naniwala naman po si Makring kaya niyakap niya daw po ito sa loob ng bahay tulugan habang nagpapasalamat sa kanya. Ayon pa sa kwento ni Lolo Izarcuser, di po siya nang lalait ha. Sinabi po niya sa amin habang nagkukwento na maitim at pangit daw po si Makring. Siguro dahil daw po yun sa mainit ang lugar nila sa isla. Kung sa Bisaya pa sir na hinawayon gid kaayo ang lolo nako. Nung nasa loob sila habang nag-uusap, ipinakita ni Lolo kay Makring ang laman ng bag na maliit na pang-elementarya. Nagulat si Makring sa laman nito. Ngunit sa ngayon ay atin po munang puputulin ang kwento gawa ng di pa ito natatapos ayon pa sa sender. Ano ba yan? Hanggang dito na lamang po muna ang kwentong ito. Maraming salamat po sa inyo. Lubos na gumagalang, Cha ng Agusan del Norte. Ang mundong ating ginagalawan ay nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. So yan, sa kwento ni Miss Cha ay parang di pa tapos no kasi pati ako napatanong kung ano ba yung laman ng bag. Tinatanong ko si Sender eh di nakaka-reply, busy siguro no. So yaan na muna natin siya. For now, let's assume na siguro ginto or mga alahas na ginto yung laman ng bag. At tungkol dun sa lugar no, ang layo kasi imagine nyo from Binamungahan sa Cebu, dinala ng aswang sa Davao. So ang layo di ba? So hintayin natin yung kasunod na kwento ni Miss Cha. Yan. Nga pala, maraming salamat sa iyo Miss Cha sa magandang kwento at sa tiwala dito sa channel natin. At bago po natin tuluyang lisanin ang kwentong ito ay nais ko munang batiin ang lahat ng mga nag-comment nung nakaraan nating update. At syempre, unang-una kay Miss Mary Asilar, Ati Berly Mandukuro, kay Raquel Peruccio, Darlene Kabatuan, kay Connie Arlene Toledo, Melanie Kimpan Alvero, at kay Jermaine Salas, Bibauco Puerto. Ayan, maraming salamat po sa inyo sa kabutihang pinapaabot po ninyo sa atin. Siyempre sa mga channel members po natin, unang-una kay Jonas Alferez, Connie Arlene Toledo, kay Darlene Kabatuan, Angel Flores, Miss Puerto, Lonely Angel, Christine Olson, Noemi Rodriguez, Raquel Pirucho, Bahit Ako Pero Rakista, at kay Humer Rihuso. Ayan, maraming salamat po sa inyo. At syempre, binabati rin po natin yung mga nag-join sa ating membership sa channel. Ayan, sa mga gustong sumali sa group chat natin, i-message nyo lang po ako dun sa page po natin. Same name lang dito sa YouTube, Southern Mindanao Creepy Experiences. Ayan. Binabati ko po yung bagong nag-join na sina Lilian Culiado, Finay Insaba, kay Mags, Juanita Suklan, Jonas Alferez, Connie Arlene Toledo, kay Darlene Kabatuan, Angel Flores, Miss Puerto, Lonely Angel Christine Olson, kay Noemi Rodriguez, Raquel Pirucho, kay Bayot Ako Pero Rakista, at kay Humery Huso. Ayan, maraming salamat po sa inyo. At syempre, sa lahat ng mga commentators natin, last update, unang-una, first comment kay Marigold Bisnar. Ayan, sabi niya, first. Ayan, kay Jennifer Zantua, Melanie Kimpan Alvero, sabi niya, good morning po Sir Ludi Alex, gagang salamat kayo sa bagong upload. Nga story ni ining makapahinam o maka-addict ni mo nga tulumanon. Ang Diyos, magpanalangin kanimo sa kanunay Sir o sa tibuok ni mong pamilya. Ayan, maraming salamat po sa iyo. Melanie Kimpan Alvero kay Rose Olalia, Gerzel May Grijaldo, pa-shoutout sa akong pamilya sa Pinas, sir. Ingat kayo dyan lagi, miss you all. Mucha Recto family from Gerzel May Grijaldo. Ayan, thank you po. Kay Tiktilaok Stories, Maclen Habagat. Ayan, yes, ikaupat daw siya sa comment. Pa-shoutout po, sir, sa akong pamilya diria sa Valencia City, Bukidnon, Paras family. Ayan, galing kay Maclen Habagat. Kay Josepher Zamoras, kay Jeffrey Bersabal. Ayan, sabi niya, bro, bigay ka ng opinion after ng story kahit konti lang, mas okay. Ayan, God bless.
So, sinagot siya ni Madam Josepher Zamoras. Ayan, style yan ni P. Sige, tignan natin kung anong magandang gawin, ha? Kay Rexy Aberga, silent listener from British Virgin Island. Dati dun ako sa kabila nakikinig. Ngayon, hindi na kasi naaartihan ako sa pagsasalita ng narrator dun. Iniwan ko na yon, sa yun ako nagstay kasi natural lang at simple. Pangit dun sa kabila. Ayan, maraming salamat sa iyo, Rexy Abergas. Joke lang po yun, ha, ang tuno natin. Kay Melchor Pastor, ayan, nabitin ako waiting for the next episode. Ayan, maraming salamat po. Kay Cleo Figuier, salamat po. Tama ang sender na mahirap talaga paniwalaan. Biro mo, inilipad siya na masundan ka agad ang karugtong. Kay sana masundan ka agad ang karugtong. Salamat sa sender at sa inyo po, Sir Alex. Ayan, thank you po, Leo Figuier. Kay Helen Johnston, sana mapadala agad ang sunod. Bitin ako. Ayan, thank you po. More power sa channel nyo. Helen Johnston, kay Maria Fe Divierte, Linda Lin, kay Janet Verga, Zakra Ikram, Christy Ham. Wow, kanami isang istorya. Ayan, kay Griselda Ibasitas. Ayan, nabitin ako. Ayan, mag-what jud ko ani boss ba? Suko jud ko ani ron. Kay Agnes Jimenez or Jimenez, ganda ng story things. Ayan, thank you po. Kay Dennis Panganiban, yes, after a hard day of work, listening another creepy true stories. Thanks always bro, Alex, this new upload. Ayan, maraming salamat din po sa inyo, Dennis Panganiban, ingat kayo dyan. Kay Ruby Claveras, Luna Luzada, kay Cinta Tukilio, Norhina Ibrahim Timan, kay Liard Von Point Blanks. Malapit lang to sa amin sir, sa Pinamugahan, Cebu. Madadaanan mo ang amin bago ka makarating sa Pinamugahan. Shoutout pala Mayor doon, Sir Glenn Baricutro. Ayan, thank you. Shoutout sa lahat ng mga nakikinig dyan sa inyo. Kay Jane the Aquarian. Ayan, ang warm talaga ng boses mo Sir Alex, hindi nakakasawang pakinggan. Thank you so much. Sa finally, shoutout nyo po ako. May isang salitaan si Sir Alex, hindi snobero tulad ng iba. Ayan, maraming salamat po sa iyo, Jane the Aquarian. Kay Winmark Arandoke, kay Bandit 32 Taiwan. Ayan, kay Mags, kay Lori Villaruel, kay Mel P, Darlene Kabatuan, Aizen Tao, kay Maria Cristina Goma, kay Grace Pitecho, Lynn Salcedo. Ayay, nabitin ako doon, Chada, hulaton ko na lang ang sumpay sa iyang story. Lahi ni kay nagkastoryahan na yun sila sa wakwak. Ayan, thank you Lynn Salcedo. Kay Jovi Agustin, Josepher Zamoras, kay Lawrence Alianto, Charigil Tulod. Ayan, si Ma'am Charigil pala ang may-ari ng kwentong ito. Ayan, maraming salamat po sa iyo, Charigil Tulod. Kay Gina Kalunod, bayot ako pero rakista, nang dahil sa tuba, yumaman siya. Ayan. Kay Mary Asilar, thank you Sir Alex, naaliw at nalibang muna naman ako. I really enjoy listening sa channel natin. More power sa iyo Sir, God bless. Ayan, maraming salamat po sa iyo Miss Mary Asilar. Kay Analin or Analian Tijones Durin, good morning po Sir Alex, listening now, thanks po sa story, ang ganda. Ayan, maraming salamat din po sa inyo. Kay Montez, listening, very nice. Kay Fina Insaba, Rubina Dairo, kay Red G. Rusal or Red Rusal. Ha 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 ha, nakakabitin nga. Sana may mamayang gabi maipadala na ang kasunod na kuwento. Kay Emeline Macarinas or Macarinas, pwede po bang magpa-shoutout kahit hindi po ako member pero subscriber naman po ako ng channel ninyo? Naku, pwede po. Madam Emeline Macarinas or Macarinas, no? Lahat po ng nagko-comment dito sa channel natin ay sina-shoutout ko po yan. Pero dun lang po sa ano, sa mga bagong or sa pinaka-latest na video na na-upload po natin. Lahat po dito sina-shoutout ko po. Ayan, maraming salamat sa iyo ulit, Emeline Mascariñas, kay Joris Ivano, Richel Isidro, kay LCD Acosta, Nail Rose Rojo. God bless, listening from Kumalarang, Zamboanga del Sur. Nice kayo imong mga kwento, kuya. Thank you very much. Ayan, maraming salamat din po sa iyo, Nail Rose Rojo. Kay Janina Pink, LCD Acosta, Ayin Rin. Ayan, maraming salamat po. Kay Rafi Aniban, kay Joy Pitahin. Ayan, lakas makabitin ng kwento, no? Okay. Sana may sinagad yung karugtong. Eto na po, Madam Joy Pitahin. Maraming salamat po sa inyo. Kay Marivic Dionela, another nice story po, Sir Alex, waiting for the second part. Kay Sir Allison Upaon, baka may malilitong listener na Tagalog
Ang atabay ay salitang Bisaya na sa Tagalog ay balon. Ayan, thank you po sa inyo, Alison Upaon. Kay Sally Colman Hashins, Rose Ulalia, Sir Alex, pwedeng comment ulit dun sa story mo, aswang pa. Kagabi, ako naniniwala sa story pinapadala sa iyo, sir. Ikaw ang narrator, edit, producer, ikaw channel. Ayan, ikaw nakaalam ng story at mga tauhan sa story binigay sa iyo. At ang original, iyong mga intro at iyong wall mo sa channel mo na iiba, walang katulad, sir. Dapat huwag na lang i-compare at iyong tauhan sa story baka nagkataon lang pareho ang name. Kasi late 70s or 80s, 90s, kung alin ang popular na name ginagaya, sir. Yung basher na tawanan mo na lang para di ka ma-stress. Ayan, no? So hindi naman po tayo naapektuhan sa mga ganyan. Always pray, Lord, lagi lang sa tabi mo. God bless happy family mo, Sir Alex. Ayan, thank you po sa iyo, Rose Ulalia. Kay Finay Insaba, kay Jem Miguel. Ayan, si Tatay Dadoy at si Lolo Dadoy magka-pangalan Sir Alex. Siguro magtatay yan. Ayan, iniba ko na nga po yung name, no? Kasi baka sabihin, ano, no? Nangungopya na naman tayo. Kay Berto Umali, ayan, shoutout po Sir Alex. Ayan, nag-comment siya sa FB natin. Huwag niyo pong kalimutang mag-comment lagi sa mga latest video upload po natin, Sir Berto Umali, kasi doon po tayo kumukuha ng shoutout. Naka-line up po kasi doon, eh, no? So, ayan. At kay Amadi Timan, ayan, okay. Sabi niya, oo nga Sir Alex, daming kaparehong pangalan sa ibang channel. Minsan magkatunog pa. Sikat siguro ang pangalan na yan, lalo na yung mga 70s at 80s. May mga ganyan talaga sigurong pangyayari noon. Kasi may mga naririnig din akong ganyan na kwento. Baka pala magiging sila noon at mapangasawa niya. Okay, sige. Maraming salamat po sa inyo, Ama D. Timan. At sa lahat ng mga silent listener ay welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag niyo pong kalimutan ang notification bell para naman po ay updated kayo sa mga bago at nakakasabik naming mga kwento. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat at sa mga suportang binibigay po ninyo sa channel natin. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.